Hey, so nakakatuwa isipin kasi ang mga Pilipino talaga is likas na mariskate yan, no? Kahit anong challenge ang iba tumo dyan, hindi yan basta-basta susuko lang, no? Like now, 'di ba? Maraming taong affected ang income dahil sa virus, no? Pero maraming tao ang gumagawa pa rin ng paraan. Mas maraming tao ang nagdinegosyo ngayon, mas maraming tao ngayon ang nag-online selling, no? Pero di mo pa rin talaga maiiwasan na may mga toxic culture tayong mga Pilipino associated dito, eh, no? Alam mo yun? Alam mo yung nagninegosyo ka, tapos meron kang friend na palibre ng palibre. Okay, sorry. Hindi pala libre, kundi hingi ng discount na halos ibigay mo na lang yung mga item mo na palugi, no? Minsan, we felt entitled, no? Just friend kasi natin or may relationship tayo dun sa taong may business. No? But you have to remember na nagne-negosyo yan, eh. Kailangan niyang kumita ng pera, no? Para may pambayad siya sa mga kailangan niya, para sa mga para sa pampakain niya sa pamilya niya, or may pampadala siya ng budget para sa Pinas, o di kaya matupad niya yung mga anumang mga goals na meron niya. Meron siya or gusto niya sa buhay, no? At isa pa, most likely na may mga expenses yan, may kapital yan. So kung hingi tayo ng hingi ng discount, baka tayo pa yung maging reason kung bakit nalugi yung negosyo niya, no? Tapos alam mo yun, pag nagsisimula ka pa lang mag-business or kung magbenta ka ng kung ano-ano, ang unang magtitiwala dyan is yung hindi ka kilala mo, no? Kumbaga, strangers, no? The worst is minsan yung mismong friends mo pa or yung family mo pa ang magda-doubt sa'yo, no? Pero I'm not saying na ganun lahat, no? No, like ako, I can sell anything. Like anything na gusto kong ibenta online, mapa coffee or perfume, Joylicious cookies especially, bags, yung mga old gadgets ko, almost everything, no? Full support pa rin yung family ko and my friends namin ni Joy. Kaya lang hindi naman ganun lagi yung cases, eh, no? So, tanggalin na natin lahat yan, guys. Now, more than ever, we need to help each other. We need to support each other so we can bounce back together, no? Diba? Tulungan natin yung mga friends natin na, yung mga friends natin na mga businesses nila. Now, if you will ask me, paano natin sila matutulungan? Of course, maraming paraan yan, no? Number one is, of course, you could pray for them, no? You could speak life to them, no? You could ako lagi itong ginagawa sa mga katrabaho ko, no? Nung mga katrabaho ko na nagbebenta ng kahit ano-ano, I always encourage them na just continue, no? Continue. If things are doing well sa business nila at nakapagbigay man ng contribution sa daily expenses nila or nakapag-generate ng other income at hindi lang nagre-rely sa salary nila, no? They need your encouragement. Kasi hindi madali yung mga pinagdadaanan nila ngayon. Most especially, no, sa mga nawalan ng trabaho due to pandemic, no? And number two, if they have social media accounts, ito. Follow them, no? Like their page, you know, share, comment on their posts. And by the way, mga friends, baka naman, subscribe to my YouTube channel. Or mag-iwan ka ng, ano, mag-iwan ka ng recommendation, no? Lahat po yan libre naman, eh. And it would only take a few or even a few seconds of your time lang naman, no? And number three, actually, try to buy what they are selling or avail the services they are offering, no? It's all good naman yung mga support natin. Kaya lang, yung mga like, share, at pag-comment, pag-re-recommend, or pag-subscribe natin, hindi naman convertible to cash yan, eh. So, kung kaya naman at pasok naman sa budget mo, so why not buy from that friend, no? Avail from that friend. Malay mo, ikaw pala yung magkukumpleto pa ng grocery niya for that week, no? You know, I will pray that God will bless that friend by buying from them, no? And number four, if you can't buy naman dahil kunwari, no, mahirap din or tight din yung budget mo, maybe you can just recommend them, no? Refer them to your friends or sa mga kilala mo kasi napakaling tulong na yan, no? Mas maraming taong nakakaalam sa business nila or mas maraming taong makaka-discover sa services na ino-offer ng friend mo because of you. And by doing that, maraming posibleng bumili sa kanya. No? Tulungan lang tayo, guys. No? Hilaan pataas. Mahirap na nga yung sitwasyon na kinakaharap natin. Dadagdag pa ba tayo? And number five, importante ito. No? If you don't have something nice to say, no? Example, namamahalan ka sa binibenta nila or ino-offer nilang services, wag na lang po tayong magsalita ng masama na ikaka-offend nila, no? Just because you don't like the price, no? Hindi mo afford yung price na siniset nila. For sure,
no, you have to consider meron yung mga factors na kino-consider kung bakit yan yung price nila, no? That includes maybe their effort, no? The time, the preparation, no? The things they use to create what they're selling, yung capital, and the interest and everything na involved dun sa businesses nila. So if you don't want, no, you can politely say no naman eh, no? Or you can politely say not this time muna, no? Simple gestures like that can help, no? So as a support to my online seller friends, if you want to promote whatever it is that you're selling or services you're offering, please feel free to comment down below, no? Siguro much better lagyan niyo na rin ng price kasi PM is not the key anymore. So, thank you guys for watching and see you on the next video. You take care. Bye-bye.